election man pa next month. Yan natin, basta na yung mga kamag na. Katagyan pag yung hapon ko nga kung mag-mensyon yung matanahan, mga inabutan mo na sila sila. So, I just focus on certified team ang gitsa sa year of the graduate to be holy and to be righteous na. To be holy basically is to be aware that you belong to the Lord. Ay, kasi ang inoong na ingat kasi may napibang manalangin ka ninyo ang Diyos makagagawin sa tanan ang mahal na nasa becoming ang Espiritu Santo is to do our duty. Itong nasa diba na ngayon ang buong na kung ano nagkatong nasa ngayon. So, while politics is an important issue, Sir, we'll find another time to preach more politics. The first of the year, January 1, ang message ni Pope, and we mentioned it a few times, is service through politics. Not so punta, tungkol din eh, ma-realize natong tanan. Una, mga kandidato nga ang ilang pagkadagi sa elected position, dili lang aron they would receive honor to states, no? But in the spirit of real service. Pero ang importante tingali is not so much the hands that was raised by or endorsed by the politician, no? Or the powers that are, no? Pero it is also the hands that vote, no? Mga punta, we vote wisely, we vote aware kung kinsa man kita makadalaw kayuhan ang taas sa ating nasod, no? And we vote dilit mo kay yatagan kita kwarta, ipalit, pero nasayang kita, natuo kita na kining atong dipili, huwag kita makadala, makauban ba nato sa dalan, sa pag-usaban, o sa pag-uswag. Kasi huwag dito sa itong politiko, labi na kung kanil doon mga panya panahon sa Semana Santa Artusha. Unta, no, para nato kay Katolik Unta, no, hatagan nato panahon pag pumalandong ang sa Diyos nga ipakita sa pagkakusok sa akin. Pero di magiging malakayan kayo ang politiko. Ang Diyos mo sila sa ilang kumaon. Pero ang atong punto, basta we follow the rules na dili atong pumaagi na sa iyo kita immoral, illegal. Pero sa isa'y lang ito sa atong mga platform. Doon na sa bago karoon nga itumbok na suspensado sa nagpatay ni Christine Silawan o Bishop Portito years old. Ang konsiya nga, siya ay nagpatay kay murag na konsensya siya nga minor yung napatay at isang kay minor ang hinitlublo nga suspect. Kamatura, no? Ang crime on it does not pay, no? O kung atong pamalandungan o reasons nga sa ilisil ganito sa budan. Nga naman nga yun. Katanong pa, may nipa, kung pinuod niya na remorse sa konsensya, then ito kita na that would be the best reason, no? We're aware that justice should be served, no? O kung nakasala sa ako niya, kay mo magiging angay, no? O that will serve as a lesson, arang na kung saan, to create a society of peace and love kung tama ng respeto sa kinabuhi o pag tinabangay aron o tinisay sa kuya, hindi na mausap. At least sunod-sunod dasad ang patay. Mm-hmm. It's another sad thing, no, nga naman nga maukini, siguro we should reflect, no, kay para nato diligid maukini ang sosyedad nga atong di pangandoy, no, to believe nga kita na non-religious nga naman nga daghanan nga matay. Well, of course, daghan ng tao ang doon ay mga rason, pero sayo kita nga walang rason na kinin na nga matay. Ngayon natin, pati yun lamang sa mga hinumdan. Isang pagkali, ngayon natin sa kumpanya sa gobyerno, anything related to drugs. So, kulang nila yung are almost subject to being killed, no, kay circumstance. Pero, again, we repeat, no, ang pato sa simbahan na mintagpuhi o talo na yung higayon sa kapaguhan, no? And like many others who, despite sa ilang kinabuhi sa tuwan ay nausap, nagbago, nangahimo ng asset sa community sa simbahan, mauntak niya ang matabot sa atong katilingban. Salamat, Archbishop. Okay, God bless. Thank you, Archbishop. Thank you, thank you. Pag-selfie sa Archbishop. Wait, sir.